Habang nagluluto ako ng almusal, narinig ko ang walang humpay na pagtunog ng phone ni Hunter sa mesa sa kusina. Nasa shower pa rin siya. Sa ika-apat na tawag nito, nagpa siya akong sagutin ito. Hello, this is Hunter's phone. Hi, is Hunter around? Tanong ng boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, he's currently in the shower. Gusto mo bang mag-iwan ng mensahe para sa kanya? Yes, please. Whom am I speaking to? This is Olivia. Olivia, as in Olivia Montemayor. Parang nagulat ang tono niya. Oh no, I'm Olivia Sandoval. I apologize, Miss Sandoval, this is Leandro Smith, I am Hunter's lawyer. I just want to inform him on the case about his marriage. His marriage? Natigilan ako. Yes, Miss Sandoval, he is still legally married. I wish to talk to him regarding this. I will inform him. Naninigas ang aking mga ugat. Thank you, Miss Sandoval. Have a good day. Ibinaba ko ang phone. Ano ang sinasabi niya? Marriage. Legally binded. Hindi ba si Hunter ang nag-submit ng divorce papers? Nanginginig ang mga tuhod ko, at tuluyan na akong namamanhid. Sinubukan kong intindihin ang sinabi ng abogado niya, God, tulungan mo akong maunawaan. Napatingin ako sa baby ko na naglalaro sa crib niya habang nanonood ng cartoons. Nang makita niya ang aking mga mata, nagsimula siyang tumalon-talon at nagsalita ng mga baby words. Pinuhat ko siya at hinalikan ang chubby cheeks niya. Lumabas ng banyo si Hunter na nakatapis ng tuwalya sa bewang. Hinila niya ako sa bewang ko at hinalikan ang leeg ko. Iniabot ng aking baby ang kanyang mga kamay sa kanyang ama at si Hunter ay sumunod. Pinuhat niya ang anak niya at inindayog at hindi na napigilan ng baby ko ang pagtawa. Tumawag si Leandro Smith, gusto kanyang makausap. Kuminto si Hunter at tinignan ako ng may guilty eyes. Ibinalik ni Hunter ang kanyang anak sa crib at lumingon sa akin. Ano ang sinabi niya? Gusto lang niyang pag-usapan ng tungkol sa marriage that was not nulled. Natigilan siya. Via, knock, not now, lumayo ako. Tahimik kaming kumain ng almusal. Nawala na ako ng gana. Uminom lang ako ng kape para pakalmahin ang sarili ko. Nag-alok si Hunter na maghugas ng pinggan at maglinis ng mesa. Hindi ako nagprotesta. Wala akong lakas para makipagtalo sa kanya. Mabilis na natapos ang araw. I went to my classes with cloudy mind. Nagpa siya akong bumisita sa bookstore ilang metro lang ang layo sa apartment para magpahinga ng kaunti bago umuwi. Nangongolekta ako ng mga libro para idagdag sa aking mga reading list nang mapansin ko ang isang GQ British magazine na nakalagay sa sulok ng counter. Ang cover ng magazine ay walang iba kundi si Hunter Montemayor. He looked mightily handsome spreading himself on the chair. The richest British male model on earth is now conquering the business world, sabi ng caption. Umupo ako sa coffee table at pinagpatuloy ang pag-scan sa mga glossy na pahina. Random ko lang na iniskan ang nilalaman ng article nang may isang paragraph na nakapansin sa akin. Napag-usapan nito ang tungkol sa kanyang kasal na nalaman na ng publiko, and his plan to get involved. May picture pa siya at isang napakagandang babae na nakangiti sa mga kamera. Sabi sa caption, Hunter Montemayor with Samantha Perez, a lawyer and a socialite during the GQ British Ball 2023. Are we going to hear a wedding bell soon? I checked the date and it was the time when Hunter returned to London for some business he needed to settle, ayon sa kanya. So ito ang business na sinasabi niya. Tama, Olivia. Ngayon alam mo na. I felt so pathetic. Matapos siyang ibalik sa buhay ko at pagkatapos niyang purihin ang katawan ko, tumalon siya ngayon sa ibang babae. Bakit ba gusto mo akong saktan palagi, Hunter? Gusto kong umiyak. Mas masakit kapag walang lumalabas na luha. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinundan ko ang sidewalk nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Huwag mong sabihing hindi ka nababalaan, Olivia. Tinignan ko ang orasan ko at nalaman kong 2 oras na pala akong nakaupo sa bench. Ang namamaga kong mga mata ay lumalala sa paningin, ang aking mga binti ay nanlalamig at nanginginig, at ang aking ulo ay sobrang sakit. Napakadilim ng mga ulap. Nagpa siya akong magpatuloy sa paglalakad. Halos hindi madala ng heels ko ang bigat ko, at basang-basa ang damit ko. Kumatok ako ng mahina. Wala na akong lakas para hanapin ang mga susi ko sa bag. Wala pang 5 segundo, nagmamadaling binuksan ni Hunter ang pinto na may pag-aalalang mukha at mabilis akong sinalo sa kanyang malalaking braso. Gusto kong magprotesta, pero napakamot ako sa ulo ko.
Dinala niya ako sa kwarto at marahan akong pinatayo. Nakita ko ang aking baby na natutulog na may malambot na kumot sa kanya. Hindi ako pinakawala ni Hunter sa kanyang mga bisig. Tinanggal niya ang bawat lagay ng damit ko habang may ibinubulong. Kumalabog ang tiyan ko sa pakiramdam na mas nahihilo ako at bumahing ako ng husto. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng sama ng loob sa pag-abuso at pagkapagod ng aking katawan sa ilalim ng malakas na ulan. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko may nangyari na. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Baby, anong nangyari? Bakit nabasa mo ang sarili mo sa ulan? Siguradong gutom ka ngayon. Nagluto na ako ng hapunan para sa atin. Baby, let's go to the shower, okay? Kanina pa siya nagsasalita, pero wala akong maisagot. Nakaramdam ako ng sobrang pagod. Inalalayan niya ulit ako at inihiga sa loob ng tub na may maligamgam na tubig. Hinugasan niya ang katawan ko at ni-shampoo niya ang buhok ko. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Wala na akong pakialam kung nakahubad man ako. Ang gusto ko lang ay ipikit ang aking mga mata. We're done. Inalalayan niya akong tumayo at tinakpan ako ng robe. Nanginginig ako ng husto. Pinihisan niya ako ng sarili niyang pajama at t-shirt. I probably looked like a fool with the outfit twice large my body. Nag-blower pa siya at sinuklay ang buhok ko. Baby, kumain ka na. Kaya mo bang tumayo? Hindi ako sumagot, pero bumangon na lang ako. Gutom na talaga ako, at nag-crave ako ng mainit na chicken soup. Sinubukan kong bumangon sa kama pero nanginginig ang mga paa ko. Nawalan ako ng balanse, pero buti na lang mabilis si Hunter, at binuhat niya ulit ako palabas gamit ang maskuladong braso niya. I got you. Pinaupo niya ako sa upuan. Pinupuno niya ang plato ko, pero hindi ako gumagalaw. Ayaw mo ba ng pagkain? Anong gusto mong kainin? Pwede kitang ipagluto. He sounded concerned, and I was getting more sick of it. Gusto mo ng soup? Tanong niya at tumango naman ako. Okay, this will be quick, just hold on. Tumayo siya sa upuan at nagsimulang maghanap ng mga sangkap sa ref. Pinagmamasdan ko lang siyang gumagalaw sa kusina. Mabilis siyang nagluto at hindi nagtagal ay nagsimula na kaming kumain ng tahimik. Naglinis siya ng mesa at mga pinggan, at inalalayan ako pabalik sa aking kama. Baby, pwede ba akong magstay for the night? Bakit? Gusto kitang bantayan at ang baby natin. Sa tingin mo ba hindi ko kayang gawin ito? Malamig kong sabi. Nagbaba siya ng tingin na may disappointment. I mean, may sakit ka at gusto kitang alagaan. Pagmamakaawa niya. I'm sick, I'm not disabled. Bumalik ka na sa hotel mo Hunter, mariing sagot ko. Obligado siya. Nakita kong nasaktan siya sa biglaang panlalamig ko. Hinila niya ang kumot para matakpan ako, at hinalikan ako sa noo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hindi ako sumagot. Umikit na lang ako. Nagising ako nang maramdaman ko ang malambot na kamay na dumampi sa mukha ko. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang aking baby na umaaligid sa ibabaw ko na may nababalisa na mukha. Hindi siya umiiyak pero baka sa mukha niya ang pagkalungkot. Bumangon ako at niyakap siya palapit. Honey, what happened? Are you hungry? Ito ang unang pagkakataon na kumilos siya ng kakaiba. Hindi niya ako binigyan ng ganitong klaseng mukha kahit na nagugutom siya. Then in a sudden narinig ko ang malakas na pagkalabog ng mga utensils somewhere outside. Naalarma ako. Tumingin ako sa orasan at 15 past midnight na. Sino kaya iyon? Mahigpit kong niyakap ang aking anak at dahan-dahang bumaba sa kama. Nanatili akong kalmado at maingat sa aking paggalaw na ayaw gumawa ng anumang tunog. Mukhang naintindihan ng aking baby kung ano ang nangyayari sa labas, at hindi rin siya gumagawa ng anumang tunog. Nilapit ko ang tenga ko sa pinto. Narinig ko ang mahinang usapan at tawanan ng isa, dalawa, tatlong lalaki. Teka lang, isang babae at isang baby ang nakatira dito mag-isa. Baka makapaglibang tayo bago tayo umalis. Sabi nung isa habang tumatawa ng masama. Bakit hindi? Kumagigik ang kabilang boses. Dali-dali kong sinipat ang mga latches ng pinto. Naghanap ako ng anumang matulis na bagay na maaari kong gamitin para labanan sila kung sakaling makapasok sila, ngunit wala akong makita. Unti-unti akong kinakain ng panik. Baka masira nila ang pinto anumang segundo. Niyakap ko ang baby ko palapit sa dibdib ko. Please keep my baby safe, just my baby. Mabilis kong dinayal ang pinakabagong numero sa mga log ng tawag. Hindi ko natinignan ang pangalan at pinindot ko na lang ang call button. Kakatapos lang ng second ring, may sumagot. Hello Via, are you okay? There's, help me please.
hindi ko magawa ang aking mga salita. Ang tanging naramdaman ko ay takot. Hininaan ko pa rin ang boses ko, para hindi maalerto ang mga lalaki sa labas. Olivia, baby, calm down. Tell me, men outside, please save my baby. Sa pagkakataong ito ay napahikbi ako habang mahigpit na binalot ng aking mga bisig ang aking anak. Natahimik ang linya. Tinignan ko ang phone, tumatakbo pa rin ang call time. Nakita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Hunter, napabuntong hininga ako at humikbi ng malakas at the same time. Baby, I'm coming. Papunta na ang mga pulis. Narinig ko ang paghingal niya sa kabilang linya na parang hinahabol. Baby, makinig ka sa akin. Siguraduhin mong nakalock ang mga pinto. Yes. May nakikita ka bang matulis na bagay sa paligid? No. Kumibot ang doorknob. Sinubukan nilang sirain ito. Hunter, paparating na sila. Sinisira nila ang pinto. Muntik na akong sumigaw, at ang tanging naririnig ko lang ay nagmumura si Hunter sa kabilang linya. Parang humiwalay ang mga internal organs ko sa katawan ko. Bigla kong narinig ang sirena sa labas at ang pagkabasag ng pinto na pilit na binuksan. Umupo ako sa gilid ng kama habang nakayakap pa rin sa akin ang baby ko. Napatalon ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ulit ang kalampag ng pinto ng kwarto. No, baka saktan nila ang baby ko. Patuloy na nagriring ang phone ko, at nakita ko ang pangalan ni Hunter sa screen. Hello, baby, nasa labas ako ng pinto. Pwede mo bang buksan please? Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Sigurado ka bang nasa labas ka? I am. I have the police here. Can you open the door please? Mahinahon niyang pakiusap. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto. Inalis ko ang mga latches, at nag-aalangan kung pinihit ang knob. Nakatayo si Hunter na nakabuka ang mga kamay sa magkabilang gilid ng frame ng pinto. Mukha siyang sobrang nanginginig. Tumakbo ako papunta sa kanya, pero kasabay nun ay sinugod niya ako, at hinila ako sa kanyang mga braso. Nagsimula akong umiyak. Takot na takot ako. Pinatahimik niya ako at hinahalikan ang ulo ko para pakalmahin ako. Ang aming baby ay nasingit sa pagitan namin at siya ay kumawag kawag dahilan upang kami ay masira. Pinunasan ni Hunter ang luha ko, at niyakap niya ang baby namin. Hinawakan niya ako sa biwang ko at pinaupo ako sa couch. Nagawa ng pulis na mahuli ang mga magnanakaw sa tamang oras, at nagtanong sila sa akin ng ilang katanungan bago sila umalis. Iginiit ni Hunter na magsampa ng kaso laban sa kanila. Nanlalambot pa rin ang mga ugat ko. Kinandong ako ni Hunter at ang baby ko sa sopa. Patuloy niyang hinahalikan ang mukha ko, ngunit wala akong lakas para tumutol. 4 AM na nang tuluyang nakatulog ang baby ko sa yakap ng kanyang ama. Pumalik na tayo sa kwarto. Matamis niyang sabi. Hinayaan niya akong humiga sa kama at nagsimula siyang tumalikod. Hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya. I will check the doors. Babalik ako. Sabi niya at hinalikan ako sa lobby. Iniwan niyang nakabukas ang pinto ng kwarto para makita ko siya mula sa loob. Pagbalik niya, umupo siya sa gilid ng kama. Go back to sleep. I will stay here. Babantayan kita. Pinagsalikop niya ang aming mga palad. Salamat, sambit ko bago pumikit. Kinaumagahan, natagpuan ko si Hunter at ang aking baby na wala saan man. Nagsimula akong magpanik at tumayo sa aking mga paa. Paano kong makuha ng mga lalaking iyon ang baby ko? Parang panaginip. Hindi, isang bangungot. Tumakbo ako palabas ng kwarto at lahat ng mata ay nakatingin sa akin na may pagtataka. Malamang nagmumukha akong tanga sa magulo kong buhok, oversized na t-shirt, malaking pajama, at balisang mukha. Tumakbo sa akin sina Katie at Jasper at niyakap ako ng mahigpit. Siguradong sinabi na ni Hunter sa kanila ang nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa iyo. Hinding-hindi ko hahayaang makatakas sila sa kulungan. Masungit na sabi ni Jasper pero naiguhit ko ang nag-aalala niyang mukha. Lagi akong inaalagaan ang aking nakababatang kapatid na parang siya ang panganay. Ayos na ako ngayon. Hinalikan ko siya, at sa pisngi ni Katie. Nakita ko si Hunter na nakatayo sa likod namin na nakangiti habang buhat ang baby ko, na tuwang-tuwa na tumatalbog pababa. Hunter, salamat sa pagdating mo sa tamang oras. Salamat sa pagligtas sa kanila. Responsibilidad ko na protektahan sila Jasper. Mayabang nasagot ni Hunter. Mukhang naguguluhan si Jasper. Mag-breakfast na tayo. Utol ko agad. Sabay kaming kumakain at nagkwekwentuhan. Pinagmamasdan ko sina Jasper at Katie, at ramdam na ramdam ko ang romantikong tensyon sa pagitan nila. I mentally reminded myself to talk to Katie later.
Itong best friend kong ito ay hindi na nagbabahagi ng mga bagay-bagay sa akin. Si Jasper ay napakaasikaso sa kanya habang nag-aalmusal. Pinagpatuloy niya ang pagpuno sa kanyang plato hanggang sa inis na nagreklamo si Katie na bumigat na siya. Lagi siyang kinukulit ni Jasper na pumapayat siya araw-araw kaya mas marami siyang kinakain. Kitang-kita ko ang pagsamba sa mga mata ng kapatid ko. Napangiti ako ng palihim. Hinatid ni Jasper si Katie papunta sa trabaho. Bago siya umalis, nangako siyang matutulog sa bahay namin mamayang gabi. Hindi pa rin ako mapakali. Ang aking katawan ay nasusunog bawat minuto at ako ay bumahing ng husto. Hiniling ko kay Hunter na ilayo sa akin sandali ang aking baby. Ayokong mahawa siya ng virus ko. Anong oras ka aalis? Tanong ko kay Hunter. Pinigyan niya ako ng naguguluhan na tingin. Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Salamat sa pagpunta, mahina kong sabi. I want to stay. I want to take care of you and our son. Please. Tumango ako at bumuntong hininga, wala akong maisagot. Come on baby, let's take a bath. Pinuhat niya ang anak na namimilipit sa kaligayahan. Paliliguan ko siya. No worries, baby. I got it. Just sit there, relax and watch cartoons. Kinindatan niya ako. Naalala niya pa ba ito? Me and my love to cartoons. Nanunood ako noon ng cartoons, mas lalo na ngayon lalo na ang aking baby ay mahilig din sa mga nakakatawang makukulay na bagay sa TV screen. Noong nagsasama kami bago ang divorce, gusto niya lang akong manatili sa kanyang penthouse. Kung naiinip ako sa pagbabasa ng mga libro o paglilinis ng bahay, lagi kong pinipiling manood ng mga cartoons at ito ay nakagaan ng loob ko. Kaya mo ba siyang paliguan? Siyempre kaya ko, masayang sagot niya. Nagbasa ako ng maraming libro tungkol sa mga baby kaya sa palagay ko ay gagawa ako ng mabuti dito. Seryoso, since when? Gusto kong matawa sa pag-iisip na ang mabangis na si Hunter Montemayor ay nakaupo sa isang sulok at nagbabasa ng mga baby books. As you wish, kailangan kong tulungan siyang hubaran ang aming baby. Ang aking little munchkin ay hindi napigilan ang pagpisil at pagkauntog sa lahat ng paraan, at ang kanyang ama ay nahirapang pigilan siya. Lalo akong natatawa ng maglaway at humagalpak ang baby ko nang kinilitiin ko siya. There you go. Thank you, mommy. Parang baby na nagsalita si Hunter kaya napangiti ako. Pinuhat niya ang baby ko sa banyo habang kumakanta ng kanta na gawa-gawa niya siguro. Sigurado akong hindi ko pa narinig ang kantang iyon ng nursery. Habang nakaupo ako sa couch sa sala, puro tawanan at hagik-gik lang ang naririnig ko mula sa banyo. Bumangon ako para tingnan sila. It had been 30 minutes already since nakapasok sila sa loob. Natagpuan ko ang dalawa sa loob ng tub na may mga bulan na nakapalibot sa kanila. Nakahubad na silang dalawa. Natigil ang mga hagik-gik nila nang itinulak ko ang pinto. Nakangiti silang dalawa sa akin. Bumuntong hininga ako at ngumiti. Time to get up. Napatawa ako habang tinitignan ang aking baby na nag-e-enjoy sa pagkukumpulan sa mga bula. Kumuha ako ng tuwalya at ibinalot sa maliit na katawan ng anak ko. Nang tumayo si Hunter mula sa tub, nanlaki ang mga mata ko nang makita siyang hubot-hubad na puro bula ang buo niyang sculpted body. Ang kanyang makapangyarihang kaibigan ay nakatayo ng may pagmamalaki at binigyan niya ako ng mapang-akit na tingin. Naramdaman kong namula ako, kaya dali-dali akong lumabas at pumunta sa kwarto para bihisan ang baby ko. Maya-maya ay sumunod si Hunter na may lamang puting tuwalya na nakapulupot sa ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang V-line ay perpektong hugis kaya gusto ko itong i-trace gamit ang aking mga daliri. Magpapahid na sana ako ng lotion sa katawan ng baby ko, nang tanungin ni Hunter kung pwede ba siya. Nakaupo ako sa isang gilid ng kama habang pinagmamasdan sila na may ngiti sa labi. Siya ay mukhang mahusay na sa paggawa ng mga bagay na ito. Sobrang tawa ng baby ko nung kiniliti siya ng daddy niya. Umisil siya at gumapang para makaiwas sa mga kiliti. Napansin kong nagsisimula ng lumuwag ang tuwalya ni Hunter nang tumalon siya para saluhin ang baby ko. I moved forward to fix his towel but what happened next really embarrassed me. Bago ko namalayan ay nalaglag na ang tuwalya, at ang mukha ko ay saktong nasa harap ng kanyang nakausling ari. Halos dumampi na ang labi ko. Pagangat ko ng tingin, sinalubong ko ang nakakagulat na tingin ni Hunter at ngumiti siya ng masama. Hindi mo sinabi sa akin na gusto mo ito, baby. Ang madilim niyang tono ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Kinagat ko ang labi ko at ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. Mabilis akong lumayo pero hinigit niya ako gamit ang mga kamay ko sa ibabaw ko. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi na parang baliw, at seryosong nag-iinit at nabasa ako doon. Hindi ito maganda.
Kailangan kong lumayo. Gumagapang ang baby ko papunta sa amin, kaya binitawan niya ang mga braso ko at binuhat ko ang baby ko. Namula ako at alam ko ito. I have one class today. Pwede mo ba siyang bantayan saglit? I should be back after 2 hours. Sure. Walang problema baby. Mapangakit siyang ngumiti sa akin. Kakatapos lang ng klase ko, at aalis na sana ako sa desk nang makarinig ako ng hagik-gik mula sa loob ng opisina. Tumangala ako at nakita ko ang kasamahan kong si Victoria na nakakapit sa mga braso ng lalaking nasa tabi niya. Tiyak na mukha siyang lost and found puppy. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan at lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Iminulat ko ang mga mata ko, at ramdam ko ang init ng katawan ko. Dali-dali kong inayos ang mga gamit ko at lumabas ng office. Siguradong sinundan na niya ako dahil narinig kong tinatawag ang pangalan ko mula sa malayo, pero hindi ko nalang pinansin. Buti na lang at may taxi na nakaparada kaya dali-dali akong sumakay at pinaharurot ang driver. Napatingin ako sa side mirror at nakita ko si Hunter na tumatakbo pagkatapos ng cab na tinatawag ang pangalan ko. Pinindot ko ang phone ko para tawagan si Jasper. Jasper, kasama mo ba ang baby ko? Yes, Via. Nasa apartment ako. Bakit? Pwede ba kaming mag-sleepover sa pwesto mo? Oo naman. Pero bakit biglaan? Alam kong ang condo ni Jasper ang huling lugar na mapupuntahan ni Hunter. Ayokong makita siya ngayon, Jasper. Gusto ko sanang sabihin. I just miss your place. Alam kong alam niyang hindi iyon ang eksaktong dahilan. Okay, gusto mo bang ipack ko ang mga bag? Wala akong oras. Siguradong nagmamaneho na si Hunter papunta sa bahay. Yes, please. See you. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.